Tanging habagat na lang ang nagdadala ng pag-uulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Sa Metro Manila, maigi pa rin binabantayan ang water level sa Lamesa Dam na hindi pa rin kalayuan sa spilling level. Sakali kasing umapaw ang dam, tsak maaapektuhan ang mga nakatira sa tabing ilog ng Tuliahan. My report, si Tina Panganiban Perez. Matapos ang ilang araw ng pag-uulan, ang may bahay na si China, abala sa paglilimas ng baha sa kanyang bahay. High tide. Ah, high tide. Paano po pag umulan pa? Malaki pa dyan, malaki. Mga hanggang saan? Minsan dyan. Ah, takit na po yung buong pinto nyo. Pagbaha. Ganun po kalalim. So paano po ang ginagawa nyo kapag may ulan? Umaagat kami sa taas, sa nanay ko. Paano hindi po inaabot yung second floor? Minsan po inaabot. So umaalis po kayo dito? Punta kami sa school. Kailangan pa po ba kayong sabihan ng barangay na kailangang lumikas o kayo na po mismo nagde-desisyon? Kami na po ang lumilikas. Sanay na po kayo? Sanay na kami. Dito na kami tumanda eh. Tila sanay na nga raw ang anak ni Gina sa di mawala-walang baha sa kanilang lugar. Dagdag pa sa banta sa kaligtasan ng mga residente, ang pagtaas ng tubig sa Tuliahan River kapag umapaw na ang Lamesa Dam. Kaya kapag nasa critical level na ang dam, ang mga residente na mismo ang nagbabantay sa ilog. So pag naka-red alert po yung Lamesa, alam niyo na po yung gagawin niyo. Pwede na kaming pumunta sa mataas. So sanay na po kayo sa ganun. Ilan years na kami rito? 25. Basta lumagpas na dito yung tubig, labasan na. Saan po? Yan ang labasan niyo? Na. Oo, yan. Bakit po yan? Eh, kasi pagkaganyan, natuloy-tuloy na yon. Hindi na mapipigil. Hindi na, kaya kailangan pag hanggang dito na, labas na. Eh, kung hanggang mga dito lang. Ang ginagawa pa namin swimming pool to. Oo. Pero ang ilang pamilyang nakatira sa ilog, tila wala ring takot sa tubig. Ang ilang estudyanteng papasok sa eskwelahan, pinapasan sa likod ng kanilang ina para lang maitawid. Kahit tirik ang araw, delikado ang sitwasyon para sa mga residenteng itong nagtayo ng kanilang mga barong-barong sa mismong Tuliahan River. Hindi kasi nawawala ng baha sa loob ng kanilang mga bahay. Noong bagyong Ondoy ng araw, umabot pa sa kanilang mga bubong ang tubig. At kung malakas-lakas ang agos ng ilog, ilang barong-barong ang tinatangay. Kaya ang Valenzuela City Rescue Unit laging nakabantay sa Lamesa Dam. Kapag umapaw kasi ang dam, sa Tuliahan River mapupunta ang tubig. Kapag nasa critical level na raw ang tubig sa Lamesa, nagtatawag na raw ang Valenzuela City Rescue Unit ng dagdag na tauhan para sa paglilikas ng mga residente. Meron ho kaming ginagawa na kasama ho namin ng aming barangay ng Marulas na nakakasakop po doon sa may Tuliahan na nagpo-force evacuation po sila regarding po na rin sa nalaman na meron na pong indikasyon na ang Lamesa Dam ho natin ngayon nasa critical level na. Pero kahit marami ang nadala sa naranasan nila rito noong bagyong Ondoy, di raw sa lahat ng oras ay nasusunod ang mga lokal na opisyal. Sa totoo talaga, nahihirapan ho kami. Meron nung nagkukusa, talaga meron naman ho ayaw na maiwanan nila yung kanilang mga ari-arian doon. Gustuhin man daw kasing umalis na mga residente, wala naman daw silang malilipatan. Tina Panganiban Perez, GMA News.